Good evening, brothers and sisters. We are now on the fourth Sunday of Easter. Please all stand as we begin the celebration. In the name of the Father, of the Son, and of the Holy Spirit. Amen. The grace of our Lord Jesus Christ and the love of God and the communion of the Holy Spirit be with you all. And with your spirit. The fourth Sunday of Easter is called Good Shepherd Sunday. In the Gospel, Jesus says that he protects the sheep the Father has given him. He also gives the sheep his disciples eternal life. We also celebrate today the World Day of Prayer for Vocations. We pray to the Lord to set shepherds of souls who can lead us to Him and who, like Him, can give themselves for the good of the flock. Brethren, let us acknowledge our sins and so prepare ourselves to celebrate the sacred mysteries. You were sent to heal the contrite of heart. Lord, have mercy. Lord, have mercy. You came to call sinners. Christ, have mercy. Christ, have mercy. You are seated at the right hand of the Father to intercede for us. Lord, have mercy. Lord, have mercy. May Almighty God have mercy on us, forgive us our sins, and bring us to everlasting life. Amen. Glory to God in the highest. Thank you.
Almighty ever living God, bid us to share in the joys of heaven, so that the humble flock may reach where the brave shepherd has gone before, who lives and reigns with you in the unity of the Holy Spirit, one God, forever and ever. Amen. Please be seated. A reading from the Acts of the Apostles. Paul and Barnabas continued on from Perga and reached Antioch in Pisidia. On the Sabbath, they entered the synagogue and took their seats. Many Jews and worshippers who were converts to Judaism followed Paul and Barnabas, who spoke to them and urged them to remain faithful to the grace of God. On the following Sabbath, almost the whole city gathered to hear the word of the Lord. When the Jews saw the crowds, they were filled with jealousy and with violent abuse contradicted what Paul said. Both Paul and Barnabas spoke out boldly and said, "It was necessary that the word of God be spoken to you first, but since you reject it and condemn yourselves as unworthy of eternal life, we now turn to the Gentiles. For so the Lord has commanded us, 'I have made you a light to the Gentiles, that you may be an instrument of salvation to the ends of the earth.'" The Gentiles were delighted when they heard this and glorified the word of the Lord. All who were destined for eternal life came to believe, and the word of the Lord continued to spread through the whole region. The Jews, however, incited the women of prominence who were worshippers, and the leading men of the city stirred up a persecution against Paul and Barnabas and expelled them from their territory. So they shook the dust from their feet in protest against them and went to Iconium. The disciples were filled with joy and the Holy Spirit. The word of the Lord. Thanks be to God. We are His people, the sheep of His flock. We are His people, the sheep of His flock. Sing joyfully to the Lord, all you lands. Serve the Lord with gladness. Come before Him with joyful song. We are His people, the sheep of His flock. Know that the Lord is God. He made us His people, His people, the flock He tends. The Lord is good, His kindness endures forever, and His faithfulness to all generations. We are His people, the sheep of His flock. We are His people. A reading from the book of Revelation.
I, John, had a vision of a great multitude, which no one could count, from every nation, race, people, and tongue. They stood before the throne and before the Lamb, wearing white robes and holding palm branches in their hands. Then one of the elders said to me, "These are the ones who have survived the time of great distress. They have washed their robes and made them white in the blood of the Lamb. For this reason, they stand before God's throne and worship Him day and night in His temple. The one who sits on the throne will shelter them. They will not hunger or thirst anymore, nor will the sun or any heat strike them. For the Lamb who is in the center of the throne will shepherd them and lead them to springs of life-giving water, and God will wipe away every tear from their eyes." The word of the Lord. Thanks be to God. Please all stand. The Lord be with you. And with your spirit. The Holy Gospel according to John. Glory to you, O Lord. Jesus said, "My sheep hear my voice. I know them, and they follow me. I give them eternal life, and they shall never perish. No one can take them out of my hand. My Father, who has given them to me, is greater than all, and no one can take them out of the Father's hand. The Father and I are one." The Gospel of the Lord. Praise to you, Lord Jesus Christ. Si Kristo'y muling nabuhay. Alleluia, alleluia. Si Kristo'y muling nabuhay. Nawa po ay lubos natin maramdaman ang galak ng pagliliwang na muling pagkabuhay ng ating Panginoong Jesucristo. Kung paano naranasan natin yung paghihintay ng panahon ng Kwaresma sa dakilang kapistahan na ito, ay nawa po ay ganoon din yung katindi noong kaligayahan na dulot ng muling pagkabuhay o higit pa sagkat ito yung kaganapan ng lahat ng ating paghihintay. Si Kristo ay muling nabuhay at siya iginagagalak natin. Kaya tayo ay sumisigaw ng Alleluia, Alleluia. At ang ika-apat na linggo na Easter ay kung tawagin po natin ay Good Shepherd Sunday. Kung tusin na po ito ay mas nauna kinikilala kaysa yung ikalawang linggo ng
Easter na magtawagin natin ay Divine Mercy Sunday. Pero bahagi ho na tayo ay magnilay na Diyos ang ating ama sa langit ay ang mabuting pastor na hindi niya ipinakita sa pamagitan ng ating Panginoong Jesucristo. Ang pastor na magbibigay sa atin ng tamang landas upang higit natin pakinabangan ang buhay na walang hanggang. At yung ating Ebanghelyo ngayon, may kuntingan po natin ay maliit. Hindi katulad ng Ebanghelyo natin last Sunday. Tatlong bahagi. Pero kahit na maliit, yung ating Ebanghelyo ngayon, ay medyo mahaba pa rin po yung sermon. Dahil nais nating pagnilay-nilayan yung kahalagahan ng tinatawag po natin ang mabuting pastor. The merciful pastor, ang mahabaging pastor. Pero nais po natin pagnilay-nilayan ito sa higit natin makita kasi yung ugnayan natin sa Diyos. Kaya po sabi natin sa Ebanghelyo, sa Salmo Responsorio, tayo ay bayan ng Diyos. Sabi, we are His people, the sheep of His flock. Tayo ay Kanyang kawan, sa Jesus ang ating pastor. Pero paano natin tunay na makita yung ugnayan na tayo ay kawan ng Diyos? Talaga bang tayo ay nabibiga sa pinagpapastulan ng Diyos? Dalawang bagay po ang nais naming bigyan ng paninilay para po sa linggong ito. Na makita rin natin na sa Ebanghelyo ngayon ni San Juan, alam nyo yung chapter 10 of the Gospel of John, speaks, yung buong chapter 10 ay nagpapahayag na good shepherd. Pero yung ginawa natin ngayon ay may claim bahagi lamang. Pero may dalawang puntos na nais namin magnilay-nilayan sa ating Ebanghelyo ngayon sa araw na ito. Una, maliwanag na ipinamamanig sa atin na ang pagpapastol ng Yesus, ang pagiging isang mabuti niyang tagapangalaga, ay nakita po natin dyan ay sinabi mismo sa Ebanghelyo na ipinahayag mismo ni Jesus, I know my sheep. Nakikilala ko ang aking mga bupa. Bahagi rin po ng pagtigil-tugon natin na makilala rin natin ang ating pastor. Pero higit sa lahat, maliwanag ko na yung pangunahing bigat ay yung nakikilala ng pastor ang kanyang mga bupa. Mahalaga rin yung makilala natin yung ating pastor. Yung kaya nga po ngayong panahon na ito, bahagi ko ng ating pag-exercise ng ating democratic rights ay tayo ay pumoto. At nakita natin, nagkalat ang mga posters, nagkalat ang mga tarpaulin, nagkalat ang mga pulyetos at pulyetas, nandiyan yung mga muka at mga pangalan ng mga kandidato. Bakit? Tayo na ubabal. Kasi dapat may designated area lamang yan na nakalagay. Pero bakit ko pinagkagasusan yan? Para makilala ninyo. Para yun ang iboto natin. Bahagi yun na kung saan ay napakahalaga yung pagkilala. Pero tulad ng sinabi ko, yung way na higit sa lahat nakasala na makilala ng namumuno ang kanyang pinamumunuan. Bakit po? Kasi doon lamang natin higit na maunawaan. Kasi alam nyo, sa ugnayan na yon, kahit na sa ugnayan ng mga anak sa kanilang mga magulang,
O sa mga pagkilos na sa daigdig na ito, anong kalimitan nung nakagita natin na nagnireklamo? Hindi mo naman ako naiintindihan eh. Hindi mo talaga ako kailangan. Yun ang kalimitan ang sinasampit natin. At mahalaga po yun, sabagat lalong-lalo na ako sa kapag tayo'y bumabalagkas ng mga programa at mga proyekto. No? Kasi kahit anong galing ng ating programa, kapag hindi natin nakikilala yung ating nasasakupan, kahit anong ganda niya, masasayang yan. Kasi hindi akma sa sitwasyon na kinabibilang, at lalong-lalo na doon sa iyong nasasakupan. Kaya napakahalaga yung pagkakilala ng pastol sa kanyang mga tupa. At higit sa lahat, yung implication na pinapahayag ko sa ating pakipag-ugnayan kay Jesus bilang mabuting pastol, ano yung binibigay nito? Malaki yun. Lalong-lalo na para matugunan natin yung ating pagtugon bilang mga tupa ng pastol. Kasi kung nakikilala tayo ng Diyos, at kung maliwanag sa atin na nakikilala tayo ng mabuting pastol, hindi tayo mag-aalinlangan. Ah, ito yung pinagagawa sa atin ng mabuting pastol. Gagawin ko ito. Kasi bakit? Hindi naman mag-uutos sa akin yung Diyos. Kasi alam niya yung aking kakayanan. Alam niya yung aking kahinaan. Hindi niya ako ilalagay sa isang sitwasyon na ikamapahama ko. So magkakaroon tayo ng maliwanag at kumpante katatayuan. Ito ay para sa tunay kong ikabubuti. Kung itong ginagawa kong ito ay tunay na kalooban ng Diyos. Kasi bakit? Kilala niya ako. Nandoon, napakalaki pong buntos ng nabanggit na pagkilos para ho tayo ay tunay na maging kanyang kawan kasi kilala tayo ng dakilang pastol. Kayo po yung una. At nawa po maging maliwanag sa atin na kung ano man yung pinagagawa ng Diyos ay huwag tayo magatumili. Bakit? Kilala niya tayo. Pero, sabi nga natin, unang bahagi pa lang yan. Kasi sa mga pagkakataon na papansin natin, mayroon pang ikalawang kabahagi. Kasi kahit na nga kilala sa atin ng Diyos, kahit na nagtitiwala tayo sa kanyang pagtugon, kaya lamang may pangalawang pagkaya na ibinibigay sa atin. No? Na kumisan, kaya po tayo ngayon mapapansin natin, nagkakawindang-windang yung buhay natin. At tayo nakararanas ng mga hindi magagandang pangyayari, kapahamakan, kalungkutan. Bakit? May pangalawang pagtugon ho sa ugnayan ng pastol at ng tupa. Ano yung pangalawa? Sabi ni Jesus ay, hayaan niyo po na ulitin natin yung ipinayag sa Ebanghelyo. Sabi ni Jesus ay, "My sheep hear my voice." Nakikinig sa akin ang aking mga tupa. "And they follow me." Sumusunod sila sa akin. Sabi nga natin, sana nga ako malaki yung importance na ibigay natin yun sa una kasi kabahagi mo yun, kahakalahati na yun. Pero yung pangalawa, ay huwag natin kalimutan. Sumunod tayo sa kalooban ng Diyos. Nakakalungkot o isipin na may mga pangyayari sa lingding na ito na kumisan po anong nasusunod. Hindi yung kalooban ng Diyos eh. Yung kalooban ng tao. Kahit na ho sa pangmalakihang katatayuan, may mga batas tayo ngayon sa lipunan na ating ginagalawan na kuminsan ho ay makita natin na ginawa ng tao natin. Tahasang sumasalubar
sa kalooban ng Diyos. Katulad halimbawa ng ano, abortion. Legally, pwede magkaroon ng abortion. Eh, maliwanag ko. Yan ay hindi sumasang-ayon sa kalooban ng Diyos. Kaya huwag nating hayaan na may mga batas na mamayani po sa ating lingkunan na magkasabi sa atin na maliwanag na sumasalungat sa kalooban ng Diyos. So may mga bansa ho sa mundo niya may ginagalawa na legalize yung abortion. Hindi lang po ito isang partidos ng isang tao. Ito ay collective laws, human laws, na alin ay tahasang sumasalungat sa kagustuhan ng Diyos. Kaya kung kasi po hindi rin o yan bago, sa unang pagbasa, makita po natin sa unang pagbasa, sa pahayag po ni San Pablo at ni San Bernabe, sa aklat po ng mga gawa, napakinggan po natin kanina, na sa kanilang pagdalaw sa Antioquia, Antioquia is a Greek city. So, ito po ay sakit ng Greece. Ay makita po natin na kung tusin ay maraming na-convert. Nag-zeros na yun ang mga Hudyo. No? At dahil sila na saktan sina Bernabe at saka si San Pablo. Pero nung sabi ni San Pablo, the faith is first proclaimed to the Jews. Pero ang tanya, but you refuse to believe in it. And that's why judgment fall upon you by shunning away from salvation. Hinayaan ninyo na dahil sa hindi ninyo pagtanggap kay Kristo, bagamat ang pananampalataya ay unang pinahayag sa inyo, mga Hudyo, yun ang sabi ni San Pablo. Ni San Pablo kasi, no, bagamat siya ay Hudyo, siya ay kanyang ipinamahayag din po sa mga dating mga, sa kanyang, sa mga Hudyo. Nalim, ay dahil sa pagtanggap ninyo kay Jesus, ay tinanggihan din ninyo ang buhay na walang hanggang. Kaya yung maliwanag na yun, nakita po namin sa mga Hudyo, tinanggihan nila sa Jesus. Kaya, hindi nila napakinabangan ang buhay na walang hanggang. Ganun din po. Ganun din po yung pagkilos natin na kung saan ay inaniyahan sa tayo ng pumikabal. Na bagamat maliwanag po sa atin na nalakikilala tayo ng Diyos, kinakailangan yung ikalawang bahagi. Makinig tayo at sumunod tayo sa kalooban ng Diyos. Sabi nga ko natin, kumisan mahirap, kumisan yung nagangyayari pa nga, yung kalooban ng tao, sinasangkalang pa natin ang Diyos. At sinasabi natin na, ito, ito yung utos ng Diyos. Pero nutusin ay utos lamang ng tao. Pero kumisan sinasabi nila, paano nga ba natin malalaman ang kalooban ng Diyos? Napakahirap pa malaman ang kalooban ng Diyos. Alam niyo, tamang-tama ako sa ulan na ipinahayag ko nung nakaraang linggo na mula po nung Martes hanggang Huwebes ay ako'y umattend ng Summer Catholical Institute for Priests. Nagkataon po na binigyan ng pansin at ito rin po yung kasagutan para malaman natin yung kalooban ng Diyos. Lalo-lalo na po sa pagdiriwang natin ngayon kasi sabi po ni Archbishop Sok Villegas bilang pagtugon natin ngayon sa pagdiriwang natin ngayong taon na ito kasi tatlo po yung ipinagdiriwang natin yung Jubilee Year of Mercy, Year of the Holy Eucharist, kaya tayo nagdiwang na
International Congress sa Cebu at saka yung Year of the Family bilang bahagi ko ng ating paghahanda sa 500 years ng ating pananampalataya. Pero pinagsama na ako natin yung family at saka yung Eucharist. Nakalagay doon na Pilipino Family Missionary Disciples of the Holy Eucharist. Pero isama na rin natin yung ating pagdiriwang bilang pang-apat, yung Jubilee Year of the Diocese of San Pablo. Doon po sa pastoral letter ni Archbishop Soc Villegas, Socrates Villegas, bilang Catholic Bishops Conference of the Philippines President. Ito'y kanyang sinulsin, no? Woven into one. At ito rin po yung maging tugon din natin kung paano natin malalaman yung kalooban ng Diyos. Pinamagatan niyo kasi yung kasinyang pastoral letter na On Bended Knees. Mga nakatiklog na tuhod. Mga nakaluhod. Isang paanyaya na kung saan ay kinakailangan natin lumuhod. Magdasal. Kasi kung talaga nagdarasal tayo, talagang malalaman natin yung kalooban ng Diyos. Bilang bahagi yun ang pagtugon natin sa panawagan na ipinamahayag ng buong may kapal. Lalong-lalo na ho sa mga pagdiriwang na ipinamamanig natin. Kung yung mga, lalong-lalo na yung mga katanungan natin ngayon sa pagdating na ating inaabangan sa darating na eleksyon sa May 9, siguro masabi natin na marami na akong narinig, Father. Sino kaya talaga yung buboto ko? Sa gitna ko siguro ng ating mga pananaliksik at marami na tayong natanong. Pero siguro itanong din natin sa ating sarili. Naitanong ba natin sa Diyos? No? Kung isa din nakita natin, naitanong ba natin sa Diyos? Sino ba yung ibuboto ko, Lord? Tulad na yung pinahayag ko natin ngayon sa pagdiriwang ko natin na linggo ng bukasyon doon sa mga nag-iisip kung ikayo baga ay magpapari, magpamadre, mag-aasawa, umanatiling binaga o dalaga, naitanong pa rin mo sa Diyos. Yung nag-iisip na mag-asawa, tinanong niya pa sa Diyos, Panginoon, ito baga yung babae, yung nalalaki na bigay mo sa akin, ay bahagi yun. Kasi baka marami tayong napagsaiksikan, pero baka mamaya, hindi natin na itatanong sa Diyos. Itanong natin sa Diyos. Kasi siya yung ating pastol. Siya yung magbibigay sa atin na higit ng pagyulala kung sino yung ating pagtugon sa buhay natin sa gawin na ito. Kayo baga ay kumisan siya sa atin, ako yung magbibusiness. Tinatanong ba natin ang Diyos? Bagay ba sa akin yung pagbibusiness? Ito baga yung kurso na kukunin ko. Alam niyo, bilang bahagi po ng pag-inilay ko rin, no? Bilang sa bukasyon ng pagpapari, sa panahon na inilagi ko rin ako sa seminaryo. Kumisan, may mga pagkakataon na kahit na kumisan sinasabi na ng Diyos, ay kumisan hindi natin napapakinggan. Pero marami yung pamamaraan na ipinapahayag ng buong negapan. Natulad na limbawa ng ano, no? Kumisan may mga seminarista na pumasok sa seminaryo, siguro sinasabihan na ng Diyos na hindi ka para dito. Pinipilit pa rin yung sarili. Pero anong kumisan na hindi, padaki nagkakasakit. Kaya sabi ng mga matanda, hindi ka talaga para dito. Kasi pagka nagkakasakit ka eh. So, pero kahit mo hindi tayo magkasakit, ay sigurado, kung talaga tama, kung tayo lamang talaga, ay nagdarasa. If we only bend our knees in prayer, ay hindi ho ipagkakailaan ng Diyos. Yung landas na nais niyang ibigay para sa bawat isa sa atin na magtutulog sa atin ang kaligtasan at kaginhawaan. Kaya bahagi yun na kung saan ay yun tayo magsimula. Magdasal tayo on bended knees.
Sabi nga po ng iba, kasi iba natin mga kapatid, lalong-lalo po yung mga tinatawag nila na sila'y Kristiyano, pero mga Protestante, hindi po mga Katoliko. Yun daw pagluhod ay isang pagan practice. Maliho. Maliwanag po sa banal na kasulatan. 53 times na ginamit ito sa banal na kasulatan. Ang ilan po rito, anong sabi? Lahat ng bansa'y luluhod sa pangalan ni Jesus. Ay isa po magandang graphic representation ng unbendedness o pangluhod ay yung po iginuhin po ni Rembrandt. Kailalagin naman po siguro si Rembrandt, isang famous na painter, ay yung kanyang ginuhin na alin ito, yung The Prodigal Son. Habang humihingi ng tawad yung anak sa kanyang tatay na nakaluhod, na nagsasabi, huwag nyo na akong ituring na isa sa inyong mga anak. Ituring nyo na lamang akong isa sa inyong mga alipin. Marami pong matutusin. No? Ito yung pagdinilay-nilay natin sa loob ng mga linggong ito at sa taon na ito. Pero yun ang bigyan natin ng tungsin. No? Kinakailangan natin na makita yung kalooban ng Diyos sa pagdarasa on bendedness, nakaluhod. Hinakailangan natin ang mga nakatigdong ng mga tuhod. Sabagat kung tunay na tayo ay mga tupa ng mabuting pastol, ay napakahalaga ho na tayo ay sumunod sa kanyang kalooban na nakaluhod. I believe in God, the Father Almighty, Creator of heaven and earth, and in Jesus Christ, His only Son, our Lord, who was conceived by the Holy Spirit, born of the Virgin Mary, suffered under Pontius Pilate, was crucified, died, and was buried. He descended into heaven, on the third day he rose again from the dead. He ascended into heaven, and is seated at the right hand of God, the Father Almighty. From there he will come to judge the living and the dead. I believe in the Holy Spirit, the Holy Catholic Church, the communion of saints, the forgiveness of sins, the resurrection of the body, and life everlasting. Let us pray to our loving Father that we may listen to the voice of His Son, the Good Shepherd, who protects us and leads us to the pasture of life and plenty, full of trust. Lord, be gracious to your people. Lord, be gracious to your people. Give the Pope, bishops, priests, deacons, religious and missionaries warm and caring hearts that they may prove to be true shepherds of your people. We pray. Lord, be gracious to your people. Bestow on our political and civil leaders the grace of wisdom, integrity, and genuine service, that they may effectively lead your people
by their word and example. We pray. Lord, be gracious to your people. Bless all parents, educators, spiritual directors, and those who exercise leadership among us, that they may joyfully and perseveringly guide young people to the right path. We pray. Lord, be gracious to your people. Make the family a fertile seedbed for vocations to priestly and consecrated life through the spirit of prayer, love, and service that reign among family members. We pray. Lord, be gracious to your people. In the coming elections, enlighten the people to choose candidates who, like the Lord Jesus, really care for the people and give their heart and strength that there may be peace, justice, and progress in our land. We pray. Lord, be gracious to your people. Thou, your Mother, your Son, died in hope of it, that he might give us eternal life. Help us to listen to his voice, so that we may make of our lives an acceptable offering to you. Through Christ our Lord. Amen. Please be seated.